Yo guys, kamusta? Ako pala si Orange and welcome to Nightcrow. So this video to is laruin ko. No, i-share ko sa inyo yung first impressions ko dito sa Nightcrow. Although hindi ito yung pinaka first impressions ka talaga sa kanya kasi nalaro ko yung Korean version nito. And tingnan natin kung magbabago yung tingin ko dito sa Nightcrow kasi honestly do sa Korean version nabore ako sa ano sa gameplay ng Nightcrow. Eh pero ewan ko kasi hindi ko naiintindihan yung mga ano yung mga pinagsasabi ng mga letter doon. No kasi syempre importante dito yung kung ano yung character progression niya, dapat maintindihan mo yung character progression ganito ganyan. So baka pag naiintindihan ko is magbago yung pananaw ko. And nakita ko merong stat system dito sa Nightcrow nung napanood ko yun sa page ng WeMade. So tingnan natin. So kailangan pang i-verify. Ang dami naman arte nito. So kailangan pang gumawa ng ano. Itong ayoko eh. Wala naman akong pakialam sa NFT na ito. Ito hirap sa mga NFT games eh. Mga ganito-ganito pa eh. Yung kailangan gumawa muna ng Twilio Authy app. So magda-download pa ako. So babalikan ko kayo mamaya guys. So sana naman ang dami na ng arte. So pag login sana naman walang bots dito. So ayan, na-verify ko rin. So kailangan mag-install ng ano ng OT app required. Hindi katulad sa Mirror, di mo naman kailangan mag-install ng pang-NFT nila eh. Dito kailangan. Ito yung mga server Asia. Ah, may NA EU rin pala oh. So all in all, meron silang main server na apat. Tama. Tapos meron siyang parang sub-server na tatlo. Napakaraming server. Typical Korean MMO. So sa night tayo papasok sa maraming tao. Dito tayo papasok dun sa green. Tap tayo ng screen. So dito tayo ngayon sa character creation. Tingnan natin. Pero yung frame rates na medyo bababa. Hindi ko alam mo bakit. Pero nakahay naman yung frame rates ko. Ayun o, parang nagdadrop yung parang 30 frames per second lang to yun. Swordsman, melee def. Parang gusto ko mag-tank. Parang gusto ko mag-tank dito sa larong to. Warrior, Swordsman. Nung naglaro ako ng Korea, Hunter pinili ko. Sa tingin ko, ito pinakaulang kwentang class dito kasi yung mga moves dito magkakaiwalay. So baliwala yung AoE skill na itong Witch. Ewan ko na lang sa PvP. So baka sa PvP sila malakas or what. Pero nevertheless, parang useless yung mga AoE skills dito kasi magkakaiwalay nga yung mobs. And farm game to, kailangan mag-farm na mag-farm. Pero di ko alam kung mag-warrior ako or what eh. Ito na lang tayo. Gusto ko mag-tank talaga. So ito na guys. So gay-create na natin yung mukha ng character natin. Ako hindi ako ma-artist sa mga ganito. Preset lang. Gusto nyo ito palagay ko eh. Si baby girl. O kaya ito. Alos kabuko eh. Oh. Nakaban din eh. O ito na lang. O gusto ko yun ano eh. Mukhang makunat yung mukha. Ito kasi mukhang baby face eh. Parang mubuli-bulihin lang to sa school eh. Ito na lang. Gusto ko yung tigasin yung mukha yun. Tapos palitan natin ng hairstyle ah. Ayan. Nakabanda rin siya. Hair color okay na yan. Para mukha tayong crusader. Confirm. Okay, yan na. Start na natin. I suppose. Ito lapit masyado ng camera ko. Daming tao ah. Tingnan nyo guys oh. Lapit masyado tapos ang pangit ng ng frame rates ko nga. Ayusin nga muna natin yung ano yung so yan guys, naayos ko na yung problema natin sa FPS. Yung camera angle na lang ang ano. Ba't masyadong malapit to? Nakakaduling. So medium lang kinaya ng PC ko. Kailangan ko na talaga mag-upgrade ng PC ah. Skip lang natin to. So ngayon, mas na-appreciate ko yung graphics niya kaysa nung nalaro ko siya sa Korea. Kasi sa Korea, sa phone ko lang siya nalaro. And hindi ko alam kung hindi pa siya optimized sa phone noong mga panahon na yun. Ewan ko ngayon. So comment daw below sa mga phone user dyan kung kamusta yung graphics, kung optimized na ba. Kasi yun nga, yung nalaro ko siya sa phone, ang grainy nung graphics niya. Ang grainy nung graphics niya tapos hindi ganito kaganda compared sa PC. Although medium lang to sa PC pero kitang kita nyo kung gaano siya kaganda. Gusto ko malaman kung paano i-zoom out yung ano, yung camera.
Kasi sa phone madali lang, ipipinch mo lang yun eh. Dito paano kaya? Ah, scroll lang pala. Pambira. Okay. Yan, mas okay na, di ba? Mas mukha na siyang classic MMO. So yan, di ba sabi ko sa inyo, parang walang kwenta yung mage class. Kung makikita nyo, yung mga mobs, magkakaiwala yung mag-spawn. Walang kumpulan. Tapos, compared sa Korean server, wala ka na makakasabay dun pag, ano ka, yung gumawa ka. Yung mga, eto, yung mga level 1. Wala ka makakasabay na lobby. So, parang solo mo yung map dito. Sobrang daming tao. Ayan, no? Which is good. Which is good. Kasi, mafe-feel mo na MMO talaga yung nilalaro mo. Dahil mo makikita, ganyan, ganyan. So maganda nga, may party tayo para mabilis tayo mag-quest. Pero tinatamad ako makipag-party. Equip. Uy, may mount na tayo. Ngayon, itong mga mount, kung nag-mirror for kayo, parang ano to, yung mga pet doon, parang ganun yung katumbas niya dito sa game na to. Beginner skill. Bili nga tayo ng skill. Tingnan ko kung makakabili na ako ng skill kagad. May pera ba tayo? Oh, may pera pala tayo eh. Meron tayong 80k oh. Wait lang. Ano bang kailangan na skill natin? Sweep, Surge, Battle Stance. Sweep, Surge. Walang battles. Eto, Battle Stance. Pwede natin kunin to. Purchase. Battle Stance. Tsaka Surge. Tingnan natin. Ay, pambira. Meron na pala ako. So, use natin siya para magkaroon na tayo ng skill. Yun, meron na tayong skill. So abangan nyo bukas guys yung guide na gagawin ko dito, beginner's guide. Siyempre kukuha muna ako ng mga idea pa para ma-share sa inyo. So ilalagay ko na siya sa hotkey ko. Ito normal attack yan. Sweep dito ka. Tapos surge. Okay. Sandris din pangalan ng ano dito, yung mga nagbebenta. Ayun, Sandris Artifact. Okay, so may dalawa tayong skill. Ay, nakalimutan ko kung ano, i-auto. Lagyan natin sa auto. So, na-unlock na natin yung glider. So, yung glider dito is XP gain pala yung ano niya, no? Yung effect. So, importante rin yung mga glider dito na makuha. Which is, titignan natin kung attainable siya ng nating mga free to play. Yung glider tsaka yung mount, titignan natin. So yan, register natin. Naku, unang budol. $0.99 or 50 pesos. So alam nyo na, no, kung gusto nyo gumastos dito, bahala kayo. Pero ako, tulad ng dati, so mga ginagawa ko, sa mga MMO na kinontent natin dito sa channel natin is hindi ako gagastos kahit yung mga tig-50 na ganyan. No, so yan, pero magandang deal yata 'yon. Merong limang mount. Meron kang limang pang-pull ng ano ng mount. Pero kasi ang problema dito sa mga ganito, alam mo 'yan, inuunti-unti ka nila. Okay, so 'yun. Ang tawag dito, offer ang kanila ng ganun. Tapos siyempre ikaw, masasanay kang may makukuha kang maganda. May psychological yun eh. Masasanay kang may makukuha kang maganda tapos lalakas yung character mo. Parang siyempre sa sarili mo, parang gusto mo pa lumakas eh. Ngayon, mga ilang minutes or ilang levels mo habang naglalaro is mag-offer ulit sila ng mga ganun. No, ng mga ganun, tapos lalaki naman siya, mga 100 naman or 200. And isa pa, ang hirap dito sa mga MMO pag gagumastos ka, hindi po pwedeng one time isang beses ka lang gumastos, hindi katulad sa mga ibang laro. Kailangan mong continuous mag-gumastos dito. So pagka naumpisaan mo ng gumastos, mahirap nang tigilan. Yan yung awareness na gusto kong ibigay sa inyo, and kaya ako gumagawa ng mga free to play guys ganito ganyan, kasi gusto kong ipakita sa inyo kung yung game is enjoyable as a free to play, no, is lalaroin natin 'yan. Tapos gagawa ako ng mga guides, but kasi may mga game naman na MMO sa mobile na kahit free to play ka is may enjoy mo kahit hindi ka gumastos. But then again, tulad ng sabi ko sa inyo guys,
kung gagastos kayo dito sa mga ganitong klaseng laro, make sure na extrang pera nyo yung igastos nyo, hindi yung alam nyo yung sakto-sakto lang yung pera nyo tapos kasi baka malulung kayo or what. Kaya kung mapapansin nyo, hindi ko nga tinitignan yung mga shop eh. No, kasi alam kong hindi ko makukuha yan as a free to play. Kasi hindi ako gagastos dito. And merong epekto yan kasi makikita mo, ang daming pampulo, sayang, tas may 1.2k diamond po, ganito ganyan, no. So kaya hindi ko yan tinitignan. Para hindi ako matempt na bumili. Hindi ko titignan. Ang titignan ko dito is yung mga makukuha ko as a free-to-play. Pero yung diamond, alam ko makukuha mo to as a free-to-play, yung currency na diamond, ito. Alam ko attainable yan ng mga free-to-play. So yan, yung ang hindi ko lang titignan dito, yung mga ganyan, yung mga, may mga dollar sign. Ngayon naman, in terms of play-to-earn, okay, so in terms of play-to-earn, lagi yung tatandaan na walang easy money. Okay, kasi kung merong easy money, edi sana lahat tayo mayaman na. Tapos, yun nga, yung experience ko sa Mir 4, yung mga kumita lang doon is yung may mga malaki rin talaga yung ginastos dito sa game. So, kailangan nyo gumastos dito. Tapos, ang mga malaki kinita doon, di ba, is yung mga nagbebenta ng character. Ngayon, dito, hindi ko alam kung paano. Hindi ko pa alam kung paano kasi hindi naman ako interesado sa NFT dito sa game. Interesado lang ako kung ma-enjoy ko yung ano niya, yung gameplay. Pwede na pala tayo mag-teleport. So ito, first boss. Easy. Pansin ko dito, wala siyang damage number. Makikita mo lang, max, critical. Ganun lang yung makikita mo sa kanya. Pero at least meron siyang health bar compared dun sa ano nga ba yun, yung ROM na nilaro natin, yung Remember of Majesty, mukhang tolonggis nilaro. Kuhulaan mo kung kailan mamamatay yung mobs eh. Ano ka, Monster Hunter? Ginagaya mo ba yung Monster Hunter na walang health bar? So meron tayo isang pangpulo. Mount. Use nga natin. Tingnan natin kung ano makukuha natin. Purple ticket yung nakalagay. So, purple mountain ba ito? Ay. Paid news. Skill outbound. So, meron na naman tayong bagong skill. Tingnan natin yung skill natin. Ah, passive siya. Increase its stats. Weapon damage. Okay. Nice. Yun yung passive ko. So far, mas na-appreciate ko siya ngayon compared dun sa nung nalaro ko siya sa Korean. Diba sabi ko sa inyo kanina, medyo na-bored ako sa Korean version. Kasi yun nga, hindi ko maintindihan. Hindi ko alam kung ano yung mga lumalakas sa akin or what. Ngayon, mas naiintindihan ko na siya. Mas na-appreciate ko siya ngayon. Maganda ba siya? Masyado pang maaga para sabihin na maganda siya. No. Pero so far so good. Para siyang may pagka ito yung ano, para siyang may pagka mirror aim, yung lalo na yung ambience. Pati yung animation niya, may pagka mirror aim, pero mas dito pa lang is mas nakikita ko mas maganda siya. Mas maganda yung character progression niya sa mirror aim. And lalo na may nakita akong weapon progression dito nung pinanood ko yung mga videos nung we made. Merong weapon progression. So bukod sa character progression, merong weapon progression na habang ginagamit mo yung certain weapon and is meron din level yung weapon na yun, which is magandang mechanic yun para sa akin. So mas gaganahan kang mag-grind kasi hindi lang yung character mo pinapalakas mo, pati weapon mo. Alam mo yun, nagagets mo yun, parang Valheim mechanics na habang ginagamit mong matagal yung weapon na yun is lumalakas yung tumataas yung level. Nakalimutan ko na kung meron sa MMO na ganun. Sa sobrang dami ng larong nalaro ko, pero alam ko meron din sa MMO na ganun na merong weapon progression na may level din yung weapon. Sobrang dami ko nang nalaro, nahirapan na akong alalahanin yung mga mechanics ng mga nalaro ko dati.
Tapos yung combat system niya is okay din para sa akin. Alam ko may mga nagre-reklamo diyan kasi bakit ulang ano, naka-stationary ka lang or walang ano, walang ang tawag dito? Walang dodge. Ha? So bakit? Bakit yung Ragnarok ba mayroon bang dodge yun? Yung MU ba mayroon bang dodge? Yung Ragnarok, yung Run Online ba mayroon bang dodge button yun? Di ba ganito rin naman yun, tab target? So nagtataka ko sa mga tao na bakit naman yun eh, walang dodge. So para sa akin, hindi naman deal breaker yung dodge, napakababaw nung dodge. Ang titignan nyo sa mga RPGs yung character progression, yung mga ganyan. Kung maiinganyo ba kayo maglaro? Dahil maganda yung character progression or pangit yung character progression. Pero yun nga, balik tayo dito sa dodge na yan. Para sa akin, hindi naman yung deal breaker. Deal breaker kung sobrang pay to win. Yun, yung mga ganun yung ano, yung deal breaker talaga. Pero yung dodge, napakababaw lang nun. And yun ang hirap sa ano, sa mga may tawag doon eh, hive mindset ba yun, yung porket sinabi lang nung isa gagaya na yung iba, and talamak yan sa ating mga Pinoy na makigaya ka lang sa mga sinabi nung isa, porket sinabi nung isa pangit yung dodge, lahat na pangit kasi walang dodge, lahat na ng mga kabasa nun ganun na rin yung ano nila, yung pananaw. Kaya nga tayo binigyan ng utak eh, ha? Kaya nga tayo may sarili yung utak para mag-isip tayo ng sarili natin. Ha? Hindi yung ganun na parang echo chamber or hind mindset pa tawag doon. Basta parang ganun. Tsaka ito yung classic feels talaga, tab target. Yun nga lang, walang damage meter or walang damage number. Tapos single target lang. Pero may napansin ako dito, ito, pupunta tayo dito. May mga nagka-clump na ano, na mobs. Sa Korea, hindi yan ganyan. Ano yan? Dinamihan ba nila yan? So, kung ganyan yan, ito pwede ka mag-lure-lure dito. Kung mage ka, di ba? Kung maganda yung party nyo. Kasi pagkakatanda ko talaga sa Korean version is, talagang hiwa-hiwala yung mobs. Pero yun, so far, ang ganda ng world nyo. Ayun, no? Di ba? May mga air balloon pa dun, no? Pwede kaya tama ka punta dun eh. Uy, may bago tayong pots. Auto rin natin yan. Auto use. Yan. Wala bang sort dito? Ayun, meron. Pipindutin lang to sort. Ah, tsaka isa pang nagustuhan ko dito, guys. Ha? Kung makikita nyo, sobrang dami niyang stats. Ayun, no? Merong attack speed dito eh. Nabihira sa mga modern MMO. Makikita mo lang yung attack speed na stat na yan sa Ragnarok. Diba? Ragnarok IP sa mobile game. Dito, meron siyang attack speed and skill speed. Itong skill speed is yung pagcast ng skill. So, ito kailangan mo pataasin sa ano, sa mage, diba? Sa witch and sa mga healer. Ito, accuracy. Merong melee accuracy. Magkaiba pa yung PvE and PvE accuracy. Interesting yun, ha? Ito, sobrang dami niyang stats. And ako passionate ako sa ganyan. Sobrang daming stats. Kasi gusto kong mag-tinker ng mga... mag-build. Mag-tinker ng mga build ng... basta, gusto ko yung maraming stats. And dito is... ang dami. Sobrang dami. Which is, hindi ko naiintindihan yan sa ano, sa Korean version. So, dito sa global version is, alam mo yun, may i-look forward ako na papalakasin ko. Meron kang goal. Meron kang certain goal na wala ako nung sa Korean version. Kaya siguro naboringan ako. Kasi hindi ko nga naiintindihan. And ito na, isa nilang gacha. Weapon. Gacha nila. Pero alam ko, pwede nyong i-craft to eh. Ay, hindi. Hindi yata, hindi. Kasi parang ano to, costume, tapos may stats siya. Dito na magkakaroon agwat yung spender sa free-to-play. Ayun, nagbago yung itsura nung, naging kite shield na siya.
Di na siya round shield, 'di ba? Naging kite shield na siya. Tapos gusto ko rin yung ano niya, yung HUD niya. Alam mo yung hindi siya generic na MMO. Gusto ko yung HUD niya. And yung sound is sobrang crisp. Pati yung pagka-click-click mo na mga ganyan. Importante rin sa akin yan, yung mga sound ng options. Ewan ko, kasi nakakadagdag siguro ng gana maglaro. Hindi ko alam. Ay, isa pa maganda dito guys, kung makita nyo guys, yung pots walang cooldown. Para siyang yung classic MMO na ano, na pwede ka mag-spam ng pots. Ayun, makita nyo, may cooldown siya pero hindi siya ganun katagal. Compared mo sa ibang MMO na 20 seconds cooldown, ganito ganyan siya. 1 second lang nga eh, o 2 seconds. Isa yun sa nagusto ko sa kanya. So far, so good to laro na to ha. Mumali yung inaakala ko sa kanya, hindi ko siya magugustuhan pagkadating sa global ha. Diba, ano sabi ko kanina, diba, sabi ko, unti-untiin kayo yung game, una 50. And ito na naman, may budol na naman silang bago. Ay, ito pala eh, makikita mo na pala eh. Meron na naman siyang budol na bago, so, $2, so, 100, unti-unti na yan. Pero pa yun sa mga nasa shop. So, yun nga, tulad ng sabi ko sa inyo kanina, for awareness lang, hindi sasapat yung mga 50 nyo dito. Kulang yan sa gagastos nyo dito sa game na to. So make sure na kung gagastos man kayo dito sa game na to, is ready kayo magtapon ng libo-libong pera dito. Kasi pag gumastos kayo nun, meron ngang psychological yun na parang mamimiss mong ma-addict ka or mamimiss mong tumaas yung power mo. Kasi siyempre pagka bumili ka ng mga ganun, marami kang pang-pull, makikita mo tataas yung power mo. Ngayon pag di mo na na-achieve yung ganung power spike na ano mo, parang kakati ulit yung kamay mong gumastos or what, basta parang ganun. So ito na guys, no, na-achieve ko na yung level 30 and dito na magsisimula medyo mahirap lumelevel up. So sa tingin ko, dito ko na puputulin yung video ng first impressions video natin. And so far, hindi ko alam, no, pero nagugustuhan ko siya. Hindi ko siya na-expect na magugustuhan ko siya pag-release ng global. Kasi ibang-iba sa Korea, kasi hindi mo nga maintindihan eh, mga pinagsasabi ng mga letra doon. Pero dito, naiintindihan ko na yung mga kailangan ko gawin, tapos may goal na ako. No, so, nag-iba yung perspective ko dito sa Nightcrow. So, yung titignan lang natin is yung paywall nating mga free-to-play. Kung gaano ba kakapal yung paywall dito, kung gaano tayo may stack sa progression. Yun na lang talaga ang titignan ko dito, tapos kung masyado bang repetitive or what. Pero so far nagagandaan ako and medyo nakaka-addict siya, I must say, no. So yeah, I guess dito naman lang sa ating video, no. So sana nagustuhan niyo yung video natin ngayon, tapos abangan niyo yung beginner's guide ko bukas. So yeah, maraming salamat sa panonood. And kung nakapit ka sa panonood video ito, and di pa kayo nakakalike and subscribe sa YouTube channel, please like and subscribe sa YouTube channel. Pumbo video sa gito, tips and tricks, guides, yon and yon. So yeah, maraming salamat sa panonood. And yun, see you guys sa next video guys. Okay, peace.